Dalawang meals yung sinskip mo, Ellie. Kumain ka muna. Shut up. You need to eat para mas mag-function yung utak mo for your exams next week. Don't be too harsh on yourself, babe. Kumain ka muna para mas may energy ka. I said shut up, Bill! You're so annoying. Pwede ba? Pwede bang huwag ka na dumagdag sa stress ko? Palibasa kasi matalino ka. Na hindi mo na kailangan mag-aral na mabuti kasi alam mo papasa ka. Kailangan ko pumasa kasi marami nag-expect na pumasa ako. So shut up and stop bothering me. Ellie, you don't have to shout. Mapapakiusapan naman ako ng maayos. Malis ka na! Okay, study well. I can't focus. Bill, tapos ka na mag-aral or naka-break ka? Why are you still here? Sabi mo, umalis na ako eh. Eh di umalis ako sa study room mo. Naka-break ka ba? No. O ba't ka lumabas? Hahabulin dapat kita. I can't hear you, babe. Hahabulin dapat kita, pero nandito ko pa rin pala. Bakit mo ako hahabulin? Because I wanna say sorry. I was wrong. Mali ka saan? I'm sorry for shouting at you. Tinutulungan mo lang naman ako, pero sinigawan na tinaboy pa rin kita. You just want me to eat, pero kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko sa'yo, I'm sorry. Puyat ka na nga, tapos hindi ka pakakain. Baka imbis na makapag-exam ka sa school, sa ospital kayo i-examine yan. Bill naman eh. Sinasabi ko lang. But I hope you do understand that I care for you and I'm always here to help you. Kaya natin to. Mag-aaral tayo. Kakain tayo. Magpapahinga tayo. Papasa tayo. Thank you. Now, what do you want to do? Kumain. Gutom ka? Sobra. Kumain ka na. Sabayan mo ko. Of course, mahal. Ako nagluto nun eh. Wala nga namang ikaw lang kakain ng sinigang special ko. Let's go. Hey, picture tayo. Kanino mo na naman isi-send? Kay Benz. Nasaan na yun? I'm ready. Picture na. Teka, may na-realize lang ako. Bakit kayo magka-chat ni Benz? Bakit kayo magka-chat ng crush nating dalawa? Huh? Ay. Balita ko kayo na raw ah. Paano mo nalaman? Bestie. Huwag mo ko ma-bestie-bestie. Ahas ka. Pero congrats. Ikaw ang nagwagi. Mm-mm. Haba ng buhok mo, abot EDSA. Oo. Sorry. Swerte ka at si Benz ang pinakalis na crush ko at... May 11 pa ako natitira na crush. Oo. Nagbilang pa talaga siya. I can't believe ako na lang single sa ating dalawa. Galit ka ba sa akin? Hindi naman. Pero sana sinabi mo agad sa akin para nakapag-adjust ako, diba? Kwento ko ng kwento tukol sa kanya tapos kayo na pala. Kahapon na naging kami. Ba't sumasagot ka pa? Sorry na, Nati. Basta ba ilakad mo ako sa kuya, ma? Pugi rin yun si Jack, ano? Kuya! Bakit? Sinati nga pala. Hi. Nakakalala ko yan. Di ba ikaw yung nagpa-picture sa akin last year? May girlfriend ako bata. Bata? Bata? Kapal! Naman ako minor ah. Sampu na lang yung crush ko, Jerrine. Kailangan ako pang kumain ng kumain para sa love life ko. Visit ka kasi. Bakit sa rami-raming school? Bakit dito ko lumipat, Shilo? Hindi na kasi ako pwede dun sa dati kong school. What do you mean hindi ka na pwede ron? Did you commit a crime? Hindi naman. Marami kasi akong absence, kaya yun yung nagparami sa record ko. Bakit marami kang absence? If you're uncomfortable na sagutin sa lawag na. Piper naman eh. Eh di yung madaling tanong na lang. Pwede ba, pre? Sige. Shilo, what's your pet peeve? Pet peeve? Ano yung pet peeve? Sabi na hindi niya alam yung word na yun eh. Akin na 100 ko, Anders. Ba yan? Tain na natalo pa nga sa pustahan. Pet peeve ko, aso. Aso, ang putik. Sorry.
ano ba yung pet peeve? Mas mahigpit dito, pre. Baka nga hindi pa nangangalahati yung taon, pangit na agad yung record mo dahil sa mga grades mo eh. Kahiya yun. Ang word na pet peeve, yun yung isang bagay na kinakainisan mo sa isang tao. Ha? Huh? For example, isa sa mga pet peeves ko sa mga tao ay yung mas pinipili nilang pagtawanan yung mga nagkakamali. Or yung mga may hindi alam na word, ganun. Gaya nila. What did you say? Wow, Piper. Parang hindi mo tinatawanan yung mga ganitong tao dati ah. Ikaw na nagsabi, dati. I was like that when we were in high school. College na tayo, uy. Never heard of the word character development, Anders. Ewok sa'yo. Sige, kampihan mo yung new student na yan. Tara na nga, Evie. Sorry, nag-away pa kayo ng friends mo dahil sa akin. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan, okay? Anyway, gets mo na ba yung word na pet peeve or do you want me to explain pa? Gets ko na. Salamat, Piper. You're welcome. Kaya ako maraming absent sa dati kong school kasi palagi kong binabantayan si Mama sa ospital. Piper, it's so nice to see you again! Evie, it's been 6 years na, no? Buti nakarating ka rito sa reunion ng batch natin. Umangkad ka yata, Piper. Anders. Ngayon na lang ulit tayo nakompletong tatlo. Kinakatof mo kasi kami nung nag-third year college tayo eh. Dahil kasi yun kay Shilo, diba? You chose him over us. Anyway, ayoko na bumalik sa past natin. Alam niyo ba, I got cheated by this ugly guy. I was about to give him another chance pero buti na lang, ang non-negotiable ko ay cheating. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang, Evie. Ayoko maging jowang kaibigan, stop it. Ang non-negotiable ko ay hygiene. Nakikinig ka ba, Piper? Kaya naman pala wala sa atin yung attention niya. Nandito na yung ex niya si Shilo. Ex? Sino may sabi nag-break kami? What? Kayo pa rin hanggang ngayon? Hey, mahal. Hey, love. Sorry, late ako. Nastakas ako sa traffic eh. No, sakto lang dating mo. Sakto, pre. We were just talking about non-negotiables. What's yours? Government savings bond. Bayan, pre, bubo ka pa rin talaga hanggang ngayon. No offense sa tawa namin, Shilo, pero may ganun ba? Bakit? Non-negotiable instrument naman talaga yun ah. Don't tell me, hindi nyo alam. I-graduate din naman kayo ng accountancy. Di may ipababang meaning yun? Bigyan mo ako example. Girl, na kaya naman tumaga sa relasyon kasama siya? Kung ako ikaw, napagod na ako kaka-explain sa kanya ng mga bagay-bagay. Nakakatawa na may mga taong hindi pa rin talaga nagbabago, no? Gaya niya, no? Hindi pa rin kayo nagbabago and buti na lang, hindi ikaw yung girlfriend ni Shilo. What? I'll give you 2 examples of non-negotiable love. 1, cheating. Kapag nag-cheat ka, wala na second chance. Bye-bye na. 2, my non-negotiable is katoxican. If toxic ka sa akin, I don't want to deal with you anymore. I'll cut you off. Gaya nitong dalawang to. Gets? Gets. Iniinsulto mo ba kami? This is why I decided to cut you off. You're both disrespectful and wala kayong character development. Pinipili mo pa rin siya kaysa sa amin? The moment you made me the villain just because I educated you about your attitude towards the people around you, hindi na tayo magkaibigan. Piper! And yes, I will always choose my man, my peace, and the person that I love. Kaya I don't see the point na kinakamusa at kinakausap niya pa ako. Excuse me. Excuse me. She's so annoying.